Good morning everyone! Once again, welcome sa ating online service and you are still on the team Sharpening the Axe. Pag sinabing Sharpening the Axe, ang unang word na pumapasok sa akin is in the word edge. Ano ba ang ibig sabihin ng cutting edge? Narinig niyo ba ang salitang the cutting edge? Usually it is a phrase or an idiomatic expression na ang ibig sabihin ng cutting edge is they are pioneers. They are always up to date. They are thinkers. They are movers. They are shakers. And they always make things happen. And right now, I want to introduce to you a certain person na kung saan masasabi natin he's on the cutting edge. Tingnan natin itong taon to. Ang pangalan niya ay si David Foster. Ayan, David Foster. Hindi yung singer, ha? But this one, he's a world champion wood chopper. Wow, world champion wood chopper. And then he has held the World Wood Chopping Championship title for 21 consecutive years. Grabe. 21 consecutive years. Walang nakatalo sa kanya sa loob ng 21 years at siya ang palaging champion. Ito matindi. He has won over 1,000 titles. Diba? Cutting edge talaga tong taon to. I watch his videos sa YouTube. Talagang kitang-kita rin kung gaano niya kalakas. Hatawin yung axe niya talaga to really cut down the log or yung pole. Talagang pag hinataw niya talaga, nagliliparan yung mga kahoy. So, I encourage you to watch the video on YouTube. Ayan, si David Foster. Talagang masasabi natin merong cutting edge. But in a spiritual sense, ano ba ang ibig sabihin ng cutting edge? Pag sinabing you're on the cutting edge spiritually, ibig sabihin you have the Holy Spirit. You are sensitive to the movement of the Holy Spirit. And you're always aware sa movement niya. Or kagaya ni David, he's attuned to God. Or you're the one on the center of God's will. May sinasabi sa Chronicles, sabi doon, sa 1 Chronicles 12:32, sabi doon, of the sons of Issachar, men who understood the times with knowledge of what Israel should do. Grabe, no? Men who understood the times. Naiintindihan nila yung mga nangyayari sa paligid. And hindi lang basta-basta understood the times, sabi rin, with knowledge of what Israel should do. Ibang translation nga sa The Voice translation, sabi rin, political savvy man. Pag sinabing savvy, savvy means shrewdness and practical knowledge, the ability to make good judgments. Ayan, and ibig sabihin na savvy, talagang kapag may mga problems or difficulties or crisis, they have the ability to make good judgment. Kagaya ngayong pandemic natin, ngayong may COVID-19, do you have the ability to make good judgment? Are you savvy in these times of crisis? Ayan ang ibig sabihin ng on the cutting edge. Kaya ang title ko ngayon ay, yan, the cutting edge. What is your cutting edge? Is your edge still sharp? Matalas pa ba ang edge mo? Or maybe you lost your edge? Siguro hindi mo ginagamit. Bihira mo lang gamitin. At ito ang isa pang tanong, in case you lost it, nawala na yung cutting edge mo, hinahanap-hanap pa rin ba yan? O may plano ka bang hasain ulit? Kaya pag inilay-nilayin natin ngayon yung salita ng Diyos sa tabi natin, the cutting edge. The company of the prophet said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet." And he said, "Go." Then one of them said, "Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied, and he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. "Oh no, my lord," he cried out. "It was borrowed." The man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. "Lift it out," he said. Then the man reached out his hand and took it. Bless the Lord for the reading of His word. According to our text, sabi doon, yung mga student ni Elisha o yung mga prophets, napansin nila na lumiliit na yung place nila. So, what they did, they decided na maghanap ng kahoy, maghanap ng troso. So, sabi nila kay Elisha, nagparami sila na kay Elisha na payagan sila na kumuha ng troso. At ano gagawin nila sa troso? Gagawa sila ng panibago nilang
tutuluyan. Panibago nilang bahay, kumbaga. Panibago nilang school. Okay? But eventually, merong isang story ron na kung saan, alam natin, na kung saan yung axe head, yung ulo ng palakol, ay tumilapon papunta sa ilog.